araw ulit sa inyo lahat. And welcome back to our channel. Andito naman po tayo sa akin channel para ang gagawin po natin yung last ang ginawa natin, yung pag-aayos. Katulad, ito yung inayos natin nung isang araw. Ayos kahapon. Ito, okay na siya. Ang tigas na. Ngayon guys, ang papakita ko naman sa inyo yung pag-aayos ng baradong regulator. Nakaranas ba na kayo ng baradong regulator? Yung ito, testing ko po sa inyo yung ganito pa. Kakabit muna natin ito. So guys ha, manood lang po kayo. Yan. Karaniwan nangyayari ito. Minsan nangyayari na rin sa customer ko ito. Kala nila walang gas yung i-deliver. Pero may gas naman kasi bagong deliver. Kinik namin yung installation. Pag-check nyo guys ng mga installation, tapos walang lumalabas na gas. Akala nyo, siyempre, doon sa double barrel stove yung barado. Tapos, chinek nyo na rin yung installation nyo doon sa fittings. Wala pa rin. Subukan nyo pong tanggalin yung hose dito. Yung nakakapit dito yung hose, tanggalin nyo po. Yan. Pagtanggal nyo ng hose dito, testingan nyo to kung may lumalabas na gas. Ganon. Diba kanyan? Yan, katulad nyo, may lumalabas na gas. Minsan po, pag ang barado ang regulator, makikita nyo, pag binuksan nyo, wala pong nalabas na gas. Walang nalabas na gas pag testing nyo. Ibig sabihin, guys, barado po yung loob nito. May butas kasi ito na napakaliit na barado. Yun po yung ituturo ko sa inyo, yung po yung topic natin. Pag halimbawa nakaranas po kayo ng baradong regulator, ituturo ko po sa inyo kung paano buksan at paano ayusin yung baradong regulator. Para po, yun, matutunan nyo. Upisan natin guys, yung pagbubukas ng loob para makita nyo yung paano ayusin yung baradong regulator. Okay guys? Dang. Ganito yan guys. Regulator natin. Ito po ah. Ano lang po kayo. Tutok lang po kayo sa akin para mas matutunan nyo. Ito guys. Pisaan natin. Tanggalin muna natin ito guys ha. Tapos tanggalin nyo po ito. Pinipihit po dyan. Yan. May thread po yan. Pinipihit ko yan. Tutok lang guys ha. Para may matutatas spring. Yan. Tapos buksan nyo. Ito. Sa dalawa. May mga tornillo dyan ha. Kung ganitong klase po yung regulator na bilhin nyo. Kadalasan naman ganito yung regulator. Iba. Hindi pa natin alam kung paano istan nyo. Pero ito yung kadalasan sa regulator ko. Kaya buksan na natin yung mga tornillo. Yan. Guys. Para makita nyo na yung loob. Yan. Okay. Guys. Yan. Okay. Guys, yan. Tanggal na ito nga guys. Tapos buksan nyo guys ng ganyan. Oh. Makita nyo pag binuksan nyo. Ayan. May isa pang tornillo guys. Kaya para hindi mabuksan. May isa pa rito. Yan. Okay. Opop. Ayan. Nakita nyo yung loob. Ito. Tapos ito guys. Buksan natin ito. Ito. Ayan. Ito guys. Ganito. Ayan. 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 Makikita nyo guys. Meron dito. Ayan. Parang runner. Pinaka-runner. Ayan. Tapos igaganin nyo guys. Guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Tutok lang guys. Ayan. Ayan. May makikita kayo parang runner. Ayan. Bubuksan natin. Ayan. Makita niya. Yun. Ito yung sinasabi kong runner. Oh. Aba. Diyan niya. Okay. Tapos tanggalin niyo po yung dalawang tornillo. Yan. Yan. Isa. Yung mga hindi pa nakaka-experience ng ganito, makikita niyo yung loob. Yan. Ganyan. Tapos meron siyang yun. Ito. Tapos ito yung tinutukoy ko sa inyo guys. Ayun yun. Oh. Makita nyo yung butas na maliit. Yan. Ayan yung butas na maliit. Yan yung susundutin nyo. Kasi barado. Bago pumunta rito sa kabila. Okay, guys?
Ah, saglit lang guys, walang panundot, cut muna natin saglit ha. Ah, so yun guys, kumuha tayo ng ano, yung diniretsyong portable. Kung ano yung panundot na kakasya rito, ay susundutin ko guys. Ito, nakita niyo yung butas. Yan, susundutin nyo lang yan. Tapos ito, try nyo sundot dito yan. Abot dyan yan. Yun guys, oh, mapasok siya sa loob. Yan, tapos dito, sundutin nyo dyan. Oh. Yan. Guys, tapos ito, sundutin nyo na rin. Ayan, oh. Tagos, oh. Guys, oh. Tutok lang kayo guys, oh, para matuto kayo. Mas makakatipid na po kayo dyan. Yan. Okay. Tapos i-try po natin ha. Testingin natin. Ito. Ito kabit natin yung goma. Pwede nyo may testing. Titingnan nyo kung lumalabas na rito yung LPG. Pero gagawin nyo yun kung ano ha. Kung meron naman kay compressor, pwede naman. Pero kung ginagawa ko, siyempre, wala naman tayo rito yung pagmumula ng ano, source ng apoy. Kaya ako ginagawa ko dahil siyempre, expert naman tayo sa ganyan. Kaya ginagawa ko sa LPG. Titingnan lang natin kung okay na. Para bago natin ikabit guys ha. Tutok lang guys ha. Okay. Yan, balik natin guys ha. Yan nyo. Makikita nyo pag binuksan ko guys. Hindi ko natatakpan to. Diretso na yun dito sisingaw guys ha. Yan mo. Sisingaw na yan dyan. Yan. Yan. Kita nyo guys. Babuksan ko guys ha. Hmm. Oh. Oh, di ba guys? Ang lakas oh. Oh. Oh, tingnan guys. Ayan oh. 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 Hmm. Ibig sabihin, kung halimbawa mang ganito na yung ginawa nyo, guys, oh, ibig sabihin, kung lumalabas na yung gas, ibig sabihin hindi na siya barado. Pwede nyo na po siyang ibalik yung mga tinanggal nyo. Okay guys, ha? Ah, dito naman siguro sa kabila, ayan, oh, kita nyo, ang laki naman ng butas yan para magbara, ayan. Okay na guys, ha? Yan. Dito talaga nalabas yan, ha? Yan, okay. Kabit na natin guys, ha? Okay. Tutok lang kayo guys para mas maraming matutunan. So, kabit natin kung paano natin inalis kanina. Okay. So guys, ayan. Meron kayong makikitang dalawang, ayan, butas. Ayan. Paano nyo ginalaw kanina? Okay lang, ganun lang yun. Tapos balik nyo, ganyan. Ayan. Tapos balik nyo yung tunnel yung maliit. So guys, ha? Walang kukurap guys ha, ayan. Yun, ikitaan nyo guys, binalik ko lang doon sa dati. Okay. Abis naman matutunan to guys. Kung mga sa mga hindi pa nakaranas na magbukas ng regulator, ito. Ayan. Sa mga marunong na po, okay lang din po kung ano, makisaw-saw na kayo dito. Okay. Tapusin na natin yung sa about sa regulator para maiba na yung topic natin. Ito yung pinakalas na topic natin sa regulator. Okay, pag maigpit na yan, makita nyo naglalaro yan. Balik na natin to guys, yung pinaka pump, rubber pump nya to eh. Yan. Tapos ganoon, balik nyo doon sa ano, iangat nyo ng konti yan. Tapos yan, pasok nyo doon sa pinaka butas, yung pinaka ito pino, yun. Yun. Tapos ngayon pagpasok sa pin, angat nyo. Yun. Tapos isakit nyo lang dito sa ano, sa pinakakanan nyo guys. Ha? Walang lalampas kasi singaw yan. Okay. Sa mga nagtatanong, mga nagtataka sila ba't ganito. Ang trabaho po kasi nito, itong tinatawag natin yung rubber pump. Kasi pagka binuksan natin yung LPG, tapos papasok dito, ito po yung nagkukontrol. Umaangat po itong ganyan. Pag binuksan nyo, umaangat siyang ganyan. Lumulobo siya. Pag lobo niya ngayon, lumulobo siya, habang lumulobo siya ngayon, ngayon ang mangyayari, yun nasa ilalim na yun kaninang tumatakap sa butas, ang baliktad naman siya. Siya naman yung, habang lumulobo guys, ganun papakita ko guys, ito. Pag lumobo siya, once na lumobo yung rubber pump, gumagalan siya guys, di ba umangat, gumagalan. Siya yung nagtatakap dun sa butas. Ngayon kaya niya tinatakpan yung butas kasi nakapondo yung gas doon sa regulator. Pag wala nang pondo yung gas sa regulator, bababa na uli siya, gaganan, no? Tsaka, patuloy, continuous yung pasok ng LPG. Siya yung nagko-control. Kasi kung halimbawa wala itong guys, wala ito, ang mangyayari niyan, wala yan, dire-diretso yan doon sa kabila. Wala. Ang mangyayari, pag wala yan, dire-diretso doon sa stop nyo, ang lakas ng apoy doon sa stop nyo. Ang lakas magugulat kayo.
Kaya nga guys, halimbawang ano, kung nakaranas na kayo ng ganito guys, pasok natin na sabihin sa inyo. Yung experience ko, oh yes, nakaranas na kayo ng misan, sa nagtataka kayo, misan bago yung regulator nyo, o kaya yung luma, naranasan ko natin guys makinig po kaya, magtataka kayo, bakit yung pagbukas nyo ng kalan nyo, binuksan nyo LPG, pagbukas ng stove, nagtataka kayo, lumalakas yung apoy, napakalakas. Minsan halos, ang experience nila ay ang lakas, tapos halos tumatalsik daw yung, lalo pag dipatong lang yung stove, yung parang ganito, dipatong lang doon, iba naman nakapix, di ba? Ang lakas daw, natatakot sila. Ang sabi ko, sira yung rubber pump. Kasi minsan, pag nabutasan yan, o kaya sa sobrang tagal, nagkakrack din po, o kaya nabutasan yan. Siyempre, pag nabutasan po ng konti yan, kasi yan nga yung pumupondo yung gas niyan, lumulubo yan. Tapos pag nabutas, hindi na siya makakalubo ngayon. Ang mangyayari, yung sinasabi kong imbis na mag-pump siya, tapos i-stop niya yung ganun, kasi yun yung kumukontrol yung gumaganon, yung pinakita ko. I-stop niya yun, imbis na ma-stop niya, hindi kasi may butas na siya, tuloy-tuloy na. Kaya yung sinasabi ko nga sa inyo, mas malakas yung tagas do sa, ano, sa stop niyo. Matatakot kayo ngayon, ba't ganun? Baka magkasunog. Ang sabi ko, pag nagkaroon ka ng problema sa ganun, guys, ibig sabihin, ang problema sa regulator, nandito, sa goma. Maaring hindi maganda yung, minsan bago nga ayaw mo nila maniwala. Minsan, hindi naman natin nasasabi, mayroong factory effect, di ba? Damage, minsan binabalik natin pag may resibo. Kasi minsan, pagka halimbawang hindi nag-pump to, hindi siya nag-pump ng ganun. Yan. Kasi kung may butas, o kaya, factory damage, o kaya minsan nangyayari, hindi na sasalpak gaano sa kanal, kaya siyempre, hindi, kailangan kasi mahigpit yung pagkasid niyan, pagkaipit dito, ayun, may ipit niyan. Pag hindi nangyari niyan, magkakaroon ng problema sa stove. Pag nakaranas po kung ganoon, automatic po, regulator ang sira ito. Ayun. Tatanungin niyo sa akin kung maaayos pa yun. Kung, wala naman kasi nabibiling ganun po, yung ganito-ganito na, wala nabibili. Kung meron kayo stock ng mga ganitong regulator na hindi nang gamit o kaya yung nag-crack katulad ng pinakita ko sira, pwede nyo pukunin. Kung parehas po ang laki, katulad nito, maliit. Maliit sa maliit, malaki sa malaki kasi magkaiba po yan. Kaya stock nyo po yung ganyan. O kaya maghanap lang kayo din sa junk shop. Siguro, hingin nyo na lang. O kaya bilhin nyo na lang yung ano. Siguro, bigay sa inyo ng 20 o kaya 10 piso. Kasi ano naman, kukunin nyo lang yung accessories para makatipid kayo. Yun po yung mangyayaring pagtitipid nyo. Yun lang po guys ha. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, pag lumakas ang apoy doon sa stove pagbukas, automatic, ito po yun, rubber gasket. Tatandaan. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na vlog. Magbibigay tayo ng sample na ano, para mas makita nyo ng actual kung ano yung magiging depekto pag nasira itong rubber pump papunta rin sa LPG para makita nyo ng actual. Para maniwala po kayo. Ayun, parang may baga, may papakita sa inyong proof. Okay, sige guys, napaliwanag ko na sa inyo rin. Pag lumakas ang apoy, pag bukas nyo, lumakas ang apoy, dun, na parang bigdaan na palakas, ibig sabihin sira po to. Kailangan palitan. O kung kaya nyo ayusin, pwedeng ayusin. Ngayon, wala naman tayong ginagawa pang ebidensya. Ngayon, ang gawin natin, ito na muna, guys. Pinakita ko sa inyo, kakabit na uli natin, guys, yung barado lang muna na ito. Barado. Yun yung paglinis, pagsundot. Tapos yung pag-testing kanina, pinakita ko sa inyo, pag may lumabas na. Ngayon, ikakabit na uli natin. Guys, ha? Yan, pagkabit nyo, yan. Yan. Siguraduhin nyo naka-ano to sa kanal, kasi para umipit dito, yan. Yan, okay? Tapos, isentro nyo lang itong mga butas. Yan, katulad nito, may mga ano, nakaumbok dyan, yan, ha? Tapos, sentro nyo lang dyan, yan. Yan, para sakto rin dyan, yan. Ayan guys ah. Ayan. Okay. Siguro naman. Na-deliver ko sa inyo na maganda guys ah. Okay. Ayan. Yung sinabi ko sa inyo ng rubber kanina ay magde-demo po tayo para makita nyo. Kasi meron din akong mga customer na ganyan nga. Sabi ko, bago daw yung regulator, bakit yan? Sabi ko sa regulator, pinalitan ko yung regulator, bumili sa akin, yun, naniwala. Basta ganun po lumakas sa regulator. Pag sa mga barado naman, nakala nyo,
walang laman yung tanke nyo. I-check nyo po. Bunutin nyo lang po yung hose dito. Tapos testing nyo po. Pag barado at walang lumabas, barado, ganito po yung gagawin nyo. Pinakita ko sa inyo. Huwag po kayo matakot. Gagawin nyo yung kunyari sa outdoor, pwede. Kung mayroon kayong labas na ano, sa terrace, pwede. Yan. Okay na guys ha. Pinasok ko nito nito. Yan. Yan. Tapos testing nyo. Ito kasi, wala naman talagang bara. Pinakita ko na siya. Kung magbabara ho. Yan. Pinatesting ko na sa inyo. Kasi, alam nga naman sabihin kong barado. Nakita nyo kanina na hindi naman barado. Pinakita ko lang sa inyo para ayusin. Kasi wala pa naman tayong nakarami. Inaayos ako mga barado. Hindi po natin i-actual. Yan. Okay guys. Yun. Tapos gagawin nyo. Ito, spring. Unahin nyo ibalik dito. Tanong ko, ano purpose ng spring? Ano purpose? Bakit po may spring sa loob? Ayan. Ang purpose po kasi ng spring, yan. Diba? Yun po yung, diba, pagka-lobo po ng yung tinatawag na sinasabi kong rubber pump. Pag lumobo yun, siya naman po. Ito. Diba? Yan. Lalagyan natin dito. Yan. Siya po yung pumipigil. Habang ginagamit nyo po kasi yung LPG, habang ginagamit nyo, yung spring na yun, siya yung tumutukod naman. Para hindi siya umangat-umangat, hindi bumigay. Parang kontrolado niya lang hanggang doon lang siya. Tapos sabi, tukod. Pag wala na pong pondo yung LPG, kunyari, nagamit na, babalik na siya sa ano, babaksak uling ganun. Tapos pag binuksan niyo uli yung LPG, aangat na naman ng ganun yun. Tapos pag paubos na yung pondo, gaganun yun. Itutulak na ito. Itutulak na itong spring. Siya yung tumutulak. Naglalaro siya ng ganun. Laro-laro. Kasi gawa nung yung sinasabi ko yung control, yung kanina yung sa butas, yun yung gumagano, niya laro-laro niya habang nagbibigay ng pondo. Parang naglalaro lang sila. Okay guys, siguro naliwanagan na kayo guys ha. Ito, babalik natin. Okay. Yan. Yan. Igayon na nyo guys hanggang yan. Sakto lang guys ha, yan. Tapos ito, lagyan nyo itong takip. Yung takip, importante yan guys kasi pag natuluan niya ng tubig, kakalawangin yung loob. Pagmumula ng hose, yung rubber, rurupok, tapos pagmumula ng kalawang. Kaya importante itong takip. Okay? Oh, ganun lang guys. Okay? Hindi ko na ikakabit kasi talaga naman wala naman talaga itong bara. Pinakita ko lang sa inyo, dinemo ko lang sa inyo yung pagtatanggal ng bara sa butas. Tapos abot doon sa rubber. Pag nangyari po sa stove nyo na binuksan nyo, tapos nakabukas to at walang lumalabas, okay naman yung bago naman yung tanke, may laman, kadi-deliver lang. Tapos pagbukas nyo, walang lumalabas ng gas, kala nyo walang laman ng gas, ang gawin nyo po, baka ito ang barado. Bunutin nyo po yung hose dito, tapos testingin nyo po ng ganito. Yan. Yan guys, makinig po ha, ito, para mas marami tayo matutunan. Yan, bunutin nyo po yung hose dito, alisin nyo sa madanggalat, tapos subukan nyo po ganunin. Tapos pag ganun nyo, may lumalabas na gas, okay. Pag wala po lumalabas na gas, matik na po yung sinabi sa inyo, barado. Sundutin nyo lang po, tanggalin nyo muna yung mga pinakita ko mga accessories nga sa loob. Tapos, pagka tinesting nyo yung lumalabas na, balik nyo na una maayos. Okay guys, siguro. Okay. Okay guys, siguro. Ito na lang. Dito na matatapos yung ating sa regulator, yung ating topic sa regulator. Lilipat na tayo ng ibang topic. Mga pag-upload ko, ibang topic naman gagawin natin. Siguro may mga natutunan na kayo guys doon sa binigay kong tips sa regulator. Siguro marami na kayo natutunan guys about sa regulator, sa pagtitipid, sa safety sa regulator. Katulad itong last natin, sa baradong regulator. Tapos yung iba pang gagawin natin. So guys, hanggang doon na lang guys, hindi natin pababahin ito. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Ganun lang guys, ang aking request lang sana tulungan niyo ako i-subscribe niyo sa ako sa aking channel, tapos yung notification bell natin para yung update kayo sa mga gagawin pa nating video na napaka-importante. Tapos meron po tayong yung like and share sa nagustuhan niyo, masiguro i-like and share niyo na rin ako para mas lalong maraming matutunan, mas maraming dumami, mas dumami tayo. Meron po tayong katanungan diyan sa baba, comments down below. Sasagutin po natin hanggang sa makakaya natin. So guys, yung sabi ko ay disclaimer lang to, karanasan ko lang to, sineshare ko lang po sa inyo. Katulad ng ibang vlogger, sineshare din sa inyo. Nagtutulungan kami rito, kami,
tulungan na lang, tapos share namin yung mga nalaman namin. At marami pa kayong malalaman labot sa akin. At salamat po sa inyo lahat. Sana tulungan niyo uli ako na mas dumami uli yung mga dating subscriber ko na ako po si katulad ko, ako po si Osea Silvestre at yung katangke. Natanggal lang po yung aking vlog ni Whitey dahil nagka-problema po. Ngayon po nagbabalik po tayo. Sana hingin ko uli yung tulong niyo. For favor lang po. Tapos ganoon na lang guys. Sige, hanggang doon na lang po. Hanggang dito na lang tayo. Abangan niyo uli ako sa susunod na vlog natin sa pamamagitan ng notification. Na i-upload ko mga video. Hanggang doon na lang po. Maraming salamat po. Mga guys, dudes, o kung ano ba yung tawagan natin. Ako hanggang sa muli. Ako po si Osea Silvestre. Ang inyong katangki po. God bless po. More power. Goodbye po.